Okay. Paniluto mo, okay na? Ba? Okay ito ah. Ang palaya. Luto lang ang pangalay na prinsesa natin. Ano? May kasama itlog pa, mukhang special to te ah. Ha? Mukhang special to ah. May nakakain ah. May kanin ka bang niluto? Wala. Wala kanin niluto? Pwede na. Paano yan? Papapakin na lang natin. Ah, sige na. Dito mo lang sa baba. By the way, gusto ko lang palang i-sabihin sa inyo. Kasi di ba nung naalala nyo yung meron akong sinasabi na naging endorser na ako, di ba? Yung kapatid ko nga, si Mr. Accountant na nagpagawa siya ng ano, tarpaulin na nakalagay yung pangalan, yung mukha ko na kumakain ng halo-halo, parang ganun, di ba? So, meron siyang pinadala sa akin ano, video para daw may pakita ko sa inyo na yung tarpaulin na ako yung model ay nakalagay sa harapan ng kanilang business. Yan. So ito 'yon mga kainay sa mga ano ko. Yan si ano yan si ano yan si Mr. Accountant yan. Yan yung pangatlo kong kapatid. Tapos yung tarpaulin na yan yung nakikita niyo, yan ako yan. Yan. Kasi ginawa namin yan dati nung ano, yung picture na yan, ginawa namin yan dati nung nasa ano pa ako noon, nasa San Jose Occidental Mindoro nung nagbakasyon ako sa Pilipinas. Ano yun? 4x4 yung sukat. So, di ba? Nakakatuwa, no? So, sa sinasabi niya sa akin, malakas daw yung halo-halo. Kasi parang pag dumadaan yung mga customer doon, mga estudyante, nakikita agad yung tarpaulin. Nakagano, no? Napaka-imasara! So, natutuwa naman ako. Nakakatuwa kasi, ano, mga kainis, ano? Natupad na yung pangarap ko maging endorser kahit papaano. Yung bang makita ko yung mukha ko na nasa tarpaulin, na nakalagay sa public place, 'di ba? Yung maraming mga nakakakita. 'Di ba? Nakakatuwa eh, no? 'Di ba? Kasi alam niyo naman makikita sa kabataan natin eh, pangarap natin 'yan maging model, maging endorser, siyempre naman. 'Di ba? Mahirap naman ito kahit paano naman natupad. Mabuti na lang, maraming salamat kay Mr. Accountant. Thank you. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw ulit sa inyo mga kainags, ano? Hindi ko na ipakita sa inyo yung kumain kami kahapon, kagabi pala. Di ba nagluto si pangalan na prinsesa kagabi nung ampalaya na may itlog, na may tofu. Nako, special na special mga kainags, ano? Sarap. So dumating si Mahal na Reyna, kumain kami. Nakakatuwa lang, hindi ko na na-vlog, sayang ano? Kasi nag-enjoy kami sa pag-uututang dila kahapon habang kumakain. Tatlo kami, kasi nga si Bunsong Prinsesa, wala, nasa kwarto niya at nag-diet. Masarap pala ng gano'n, no? Kasi hindi kami nakaupo, nakatayo lang kami habang kumakain, tapos nagkikwentuhan kami. Yan kasi yung kitchen namin hindi naman gano'ng kalaki mga kainags. Kumbaga, pang dalawang tao lang yun, no? Pag tatlo nga kayo, nagsisiksika na kayo dun eh. Kaya pagka naglagay ka ng upuan doon sa kitchen, sa may dirty kitchen, masikip na. So meron naman kaming lamesa nandoon, kaya lang hindi namin ginagamit yun mga kainags, no? Mas parang komportable kaming kumain doon sa may tapat ng bintana, sa may dirty kitchen. Mas gustong-gusto namin kumakain doon kasi natatanaw namin yung labas. Tsaka masaya kami, ewan ko, mas komportable kami doon kaysa doon sa may lamesa tayo. Pasok muna ako dito sa Costco. Yan, dito tayo sa loob mga kainags, ano? Yan o. Ano lang tayo, tingin-tingin lang tayo ng mabibili natin. Wala naman akong bibilin dito pero gusto ko lang maglibot-libot, gumala-gala. Kasi gusto ko lang enjoy natin yung ating araw. Napakaganda kasi ng araw ngayon eh. Pero meron din ako titingnan dito yung battery charger ng sasakyan. Kung nasaan ano. Hanap lang tayo rito. Punta tayo doon sa may car, vehicle. Dito. Meron kasi ako nakita rito na ano eh, battery charger. Ito yung mga battery ng sasakyan. Ano. Tapos sa susunod, bibili na rin tayo nito. $50, dalawang piraso yan. Mag-change oil na rin tayo. Parang hindi ko makita na yung wala na yata rito yung battery charger. No? Kasi yung may sasakyan tayo doon sa backyard, di ba? Ibubuhayin ko, i-charge ko yung battery yung sasakyan ni Bunsong Prinsesa. Meron kasi ako nakitang battery charger dito dati. Meron naman tayong battery charger doon. Nabili ko sa Amazon. Pero mas gusto kong bilhin sana yung nandito kasi mas okay, no, sa tingin ko. So wala na rito yung battery charger ng sasakyan mga kainags, ano. Kanina pa ako paikot-ikot dito. Sayang. Anyway, baka hindi talaga para sa atin 'yon. Meron pa naman tayong isang battery charger, yun muna gamitin natin.
Ano lang kasi yun, mga kainag, sino yung battery charger na sasakyan. $50 lang dito, pero napakagandang klase, yung quality napakaganda. Kaya gusto kong bilhin. Kuha na lang tayo dito ng ano, nung ito. Pagkain ng mga alaga natin. Pagkano kaya to? Pagbibili natin to. Paboritong-paborito nila to eh. Tsaka pagka binigyan natin to yung nang ganito yung mga aso natin, tahimik sila, mga kainags. Pero alamin ko muna yung presyo, baka mamaya mahal na to eh. $20 lang yung budget natin dito. Ay, ito yun, ito yun. Alam ko ito yun. Ayan, 13 to 20, 680 gram. Yun. 680 gram. Yan yun. Ito yung bibigay. Ano, harap tayo na maganda-ganda. Dito, dito. Ayan, ito. Ito na lang kunin natin. Matutuwa na naman yung mga aso natin ito. Pero meron ako nakitang may pre-taste doon, spaghetti, mga kainags. Ano? Ay, wala rito, dito tayo. Spaghetti, mga kainags, paborito ko yun. Ito tayo. Tingnan natin doon. Meron, nakita ko eh. Bago tayo pumunta rito, nakita ko agad may spaghetti. Tirahin natin, tikim lang tayo. Medyo nagugutom ako ngayon eh. Nandito na ang tirador ng pre-taste sa Costco. Yan, asan ba yan? Saan yun? Wala, mukhang nagtago ah. Ayun, yun. Ay, wala. Saan ba? Wala. Naubos ka agad, mga kainags. Naubos ka agad, pambihira. Ay, popcorn. Ayoko ng popcorn. Gusto ko spaghetti. Oh, milk. Milk. Gatas naman yung isa. Ayoko rin yun. Gusto ko spaghetti. Choosy, you know, choosy. Ito, wala pa. Ang bihira. Gusto ko, ubos ka agad yung spaghetti. Paglapag pa lang ng spaghetti. Daming kumuha eh, kasi paborito ng mga Canadian yung spaghetti, mga kainags. Ano? Yun, meron. Yun. Can I have one? Thank you. Ayos, chamba tayo. Spaghetti, oh. Sakto yung pag-uano natin. Sakto yung Sarap. Sakto yung pagbalik natin. Kakalagay lang. Kala niya hindi ko babalik ah. Napapansin ko pag dumadaan ako dun eh, hindi naglalagay. Eh umikot ako. Akala siguro wala na ako. Pagbalik ko eh, sakto naglalagay siya. Kumuha agad ako. Ang bihirang babo ng kaligayahan eh, no? Tara, uwi na nga. Kaya masarap pumunta rito pagka ano eh, pagka weekdays. Walang masyadong tao. Yan, kasi pagka lalabas tayo, mapakita natin yung resibo dito sa Costco. Che-check nila yan eh. Kaya huwag nyo muna tatapin yung resibo pagka hindi pa kinakalabas ng Costco. So tara, let's go! Ha! Ganda ng panahon. Yan, no? Ganda! Sarap maglakad. Wow, beautiful day. Tapos nga pala, may mga nabasa nga rin pala akong comments tungkol sa pagda-travel, no? Kasi nga nabanggit ko noong nakaraang vlog natin na yung bunsong prinsesa natin hilig mag-travel kung saan kagagaling niya lang, di ba, sa Hawaii. So may mga pasalubong nga siya sa atin mula nung nanggaling siya sa Hawaii. Tapos may mga nag-comment na sana daw kami ni Mahal na rin na eh, dapat daw mag-travel din kami, mag-outside Canada kami, ganyan. So may, ano mga kainags, ano, ayoko pa nga sana ikwento sa inyo, pero sige, kikwento ko na. De, meron kasi kaming balak ni Mahal na Reyna. Balak ni Mahal na Reyna na pumunta ng Mexico. Yan, yun ang balak na Mexico. Kasi may magandang deal na nakita. At ayoko muna sabihin balak, pero ayoko muna sabihin kasi, pero kaya ko lang naman sinasabing balak kasi baka mamaya eh hindi na naman matuloy kasi nung nakaraan kasi nung 2020 meron na kaming ticket, meron na kaming hotel, family kami, no, apat kami kasama yung mga bonsong prinsesa pati si Mahal na Reyna. Pupunta na sana kami ng Las Vegas, United States, USA. United States, USA. Pupunta na sana kami noon June 2020, which is hindi nga natuloy dahil nga nagkaroon ng pandemic.
Yan. Kaya ngayon lang uli nasundan. So hopefully matuloy. Actually, meron na kaming ticket ni Mahal na Reyna at meron na rin kaming hotel ni Mahal na Reyna sa Mexico. Hinihintay na lang namin yung araw na pagpunta namin doon. Kaya nga sinasabi ko lang muna, balak. Balak lang. Balak. Hopefully sana matuloy. Wala na sanang abiriya. Cross my finger. Yan. Pero, ano na, kasado na lahat. Hinihintay na lang namin yung buwan na pupunta kami doon. Yan. Tapos, pagkatapos noon, balak din namin ni Mahal Reyna. Pero wala pa kami ticket, no? Pagkatapos ng Mexico, nagbabala kami ng panibagong pupuntahan. Probably, US, sa US. Pag-isipan muna namin. Pero titingnan muna namin ni Mahal Reyna after nung pagpunta namin sa Mexico. Yan, so di ba? Ano na, it's time na para mag-relax-relax mga kainag siya, no? It's time na para magpasarap-sarap, yan. Ngayon na natin aanihin yung ating mga itinanim nung tayo'y mga kabataan pa, nung kabataan pa natin. Yan, di ba? Sabi nga sa inyo eh, nag-ipon tayo ng nag-ipon para maabot natin ang ating mga pangarap. Yan, di ba? Yan, kinikwento ko para ma-motivate kayo, magkaroon kayo ng inspirasyon. Inabot natin yung pangarap natin, ginapang natin. Kaya ngayon, at this moment, at this time, it's time naman para mag-relax mga kainay. Sabi nga nila magtanim tayo para sa bandang huli. Meron tayong aanihin. Pero syempre, kailangan bantayan mo, baka nakawin ng iba. Ang bihira. Hindi. Kumbaga syempre, kailangan may goal ka talaga, dapat pilitin mo maabot yung goal mo. Pero syempre, wag naman nating papababayaan yung katawan natin. Mahirap naman yung aabutin natin yung goal natin. Tapos, mapapabayaan naman natin yung health natin is hindi naman maganda. Diba? Yun. Kasi yun, balik tayo sa story mga kainasyon. Yun nga, it's time na para naman ano. Yung mga dream namin ni Mahal na Reyna dati, it's time naman para gawin, maging totoo para sa amin. Yan, sana, pinapanalangin ko sana matuloy. Matuloy sana, hopefully. Pero ano muna tayo sa Mexico muna, Mexico. So tara, alis muna tayo. Bumili lang ako nung wiper natin, mga kainay, so doon sa truck natin kasi yung sa passenger seat ng sasakyan natin nasira na, 'di ba? Gawa nga nung laging dumidikit sa windshield natin nung malamig pang panahon. Kaya natanggal, papalitan ko. Tapos bumili na rin ako nito, mga kainay, so panlinis ng shotgun natin kasi ito yung kulang sa shot, panlinis ng shotgun natin eh. Eh, yung shotgun natin hindi natin pwedeng gamitin sa ano, sa Wild West, West Edmonton Mall, bawal. Eh, ito yung sinasabi ko nga pala sa inyo. Ayan, ayan. Ito yung nasira, oh. Yan, yan yung papalitan natin. Ito yung papalit natin, ano. Kung napapansin nyo, lay-lay na, oh. Yan, dumikit. Dali, ah. Nako, dumikit, ah. Yan, oh, dumikit. Yan yung papalitan natin, mga kainags, oh. Kasi pagka, di ba, malamig yung, ano, nung winter, dumidikit ito dito, kaya pagka hinila natin para maglinis tayo ng windshield natin ng mga snow, tatanggalin natin yung snow, tatanggal yan. Yan yung papalitan natin. Pero doon na sa bahay. Yan, so nalito na tayo sa bahay natin mga kainags, ano? Tapos to, kakabit na natin to. Yan, so nagpalit lang ako ng sando mga kainags, ano? Palitan na natin yung wiper natin. Ganda ng araw, grabe. Katin, kilikili ko. Bira. Umaraw lang eh. Dito pala, dito lang tayo dumaan. Tanggalin natin to mga kainags. Ano to, madali lang to eh. Yan. Yan. Ayos, dito lang naman yan, nasusuot. Ayos na, kakabit na natin isa. Yan, so naikabit na natin ano. Naikabit na natin mga kainags, tanggalin lang natin itong, yan, yung guard ng blade. Ayos. Ganda na, oh. Ayos. Panalo. Ayos na. Yung isa naman, sa susunod, ito naman. Ito naman isa. Tapos double check ko lang tong hood ni, ano. Wala pa. Tagal pa. Lagay mo natin dyan. Lako, alam nyo mga kainags, noong nakaraang Monday nga pala, no, nag-solar eclipse. Pero dito sa Edmonton, hindi nag-solar eclipse.
sa Mexico, yan, meron sa ano, sa Toronto, sa Prince Edward, alam ko bandang diyan, bandang lugar na yan makikita yung solar eclipse. Pero dito sa Edmonton, hindi nangyari. Tara, pasok muna ako. Pagpasok ko sa trabaho, naku eh may kasama din ako doon, duhat, no? Itim, negro na nagtatrabaho rin doon sa trabaho namin. Eh kalbo din mga kainags. Tapos sa tuwing magkakasalubong kami nung black man na kalbo din, tapos ako, tawa ng tawa yung mga kasama ko sa trabaho. Kilakantsawan talaga ako, alaskadong. Pagka yung black guy na nakasalubong ko, para daw nag-eclipse ang ulo namin dalawa, parehong kalbo. Amira. Asartalo. Wala akong magawa kundi tumawa na lang. Sabi nga nila, if you can't beat them, join them. Amira naman. Oo nga, no? Kaya sabi ko doon sa kasama ko, pagka nakita ko yung black guy na kasama ko na kalbo din, sabi, iniiwasan ko na lang kasi alam ko, nakatingin ka agad sa amin yung mga kasama ko, mga kasama namin sa trabaho, mga hayop na yun. Nakakabawi din ako sa inyo. Tandaan nyo yan. Lagi, binubuli nyo ako.